Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, anang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikaisa ng Espiritu Santo naway sumayin yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Sabado tayo ng 27 na linggo ng kanimang panahon. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pamansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, TV Maria at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga nakrosposting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa isang matagumpay na paglalakbay bilang simbahang sinodal at para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Ukraine at sa Israel. Mga kapatid, isama rin natin ngayon ang ating espesyal na intensyon para sa mahal na Birhen Maria. Dahil hindi tayo kagaya ng mahal na Birhen Maria nang walang bahid sala, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at inadaing ng mga kahilingan. Ang kanang-loob mo sa amin, agayin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan at ang ipinangalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Kailangang humanda ang mga bansa at magtungo sa kapatagan ni Jehoshaphat. Akong Panginoon ay mauupo roon upang hatulan ang lahat ng bansa sa paligid. Ubod sila ng sama
Kapasin mo silang parang uhay sa panahon ng anihan. Iigisin mo sila parang ubas sa pisaan hanggang sa umagos ang katas. Angaw-angaw ang nasa kapatagan ng paghatol, sapagkat darating na ang araw ng Panginoon. Wala nang liwanag ang araw at ang buwan, at hindi na kumikisilap ang mga bituin. Dumadagundong ang tinig ng Panginoon mula sa bundok ng Siyon. Animoy kulog na nagbubuhat sa Jerusalem. Ano pat nanginginig ang lupa't langit, subalit iingatan niya ang kanyang bayan. Sa gayon, malalaman mo, Israel, na akong Panginoon ang inyong Diyos. Ang aking tahanan ay ang Siyon, ang banal kong burol. Lunsod kong banal ang Jerusalem. Ito'y hindi na muling masasakop ng mga dayuhan. Sa panahong iyon, magiging panay ang ubasan ang mga bundok. Mga bakahan ang makikita sa bawat burol. Mananagana sa tubig ang buong Huda. Dadaloy mula sa templo ng Panginoon ang isang batis na didilig sa kapatagan ng Sitem. Magiging disyerto ang Ehipto at magiging tigang ang lupain ng Edom. Sapagkat sinalakay nila ang lupain ng Huda at pinatay ang mga mamamayang walang kasalanan. Ipaghihiganti ko ang lahat ng nasawi. Di ko patatawarin ang sinumang nagkasala. Ang Huda at ang Jerusalem ay pananahan magpakailanman at tatahan naman ang Panginoon sa bundok Siyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginoon magalak ang masunurit matapat. Sa Panginoon magalak ang masunurit matapat. Ang poon ay magahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap ng lipos ng kadiliman. Kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Sa Panginoon magalak ang masunurit matapat. Yaong mga kabundukay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahayag yaong kanyang katuwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginoon magalak ang masunurit matapat. Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay namang pusong magahari kagalakan. Ang matuwid ang gawain ay galak ang masusumpong. Sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon, ang ginawa niyang ito'y dapat nating gunitain at sa poon ay iukol ang papuring walang maliw. Sa Panginoon magalak ang masunurit matapat. Magsitayo na po ang lahat. Ang sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Alleluia, Alleluia, Alleluia,
Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus sa mga tao, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, "Mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo." Ngunit sumagot siya, "Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos." At tumupad nito, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Jesus Nazareno. Napakaiksi ang ating ebanghelyo. Ngunit itong bahagi ng ebanghelyo ni San Lucas ay tinuturing na susi sa buong ebanghelyo na tinatawag na ebanghelyo para sa mga kababaihan, lalo't higit na para kay Santa Maria. Sa ebanghelyo ngayon ni San Lucas, Kapitulo 11, Verso 27 hanggang 28, mayroong isang babae na nakinig sa ating Panginoon sa kanyang pagtuturo tungkol sa paghahari ng Diyos, sa kanyang pagpapagaling sa iba't ibang karamdaman, sa kanyang pagpapalayas ng mga demonyo, hinahangaan siya ng tao. At ngayon, mayroong isang babae na labis ang kanyang paghanga at sumigaw, "Mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo." Tama naman, ito ay para kay Santa Maria. Si Santa Maria na siyang nagluwal sa ating Panginoong Hesus na salita ng Diyos na nagkatawang tao. Tapos magtanong kayo, sino kaya itong babae? Itong babaeng ito, ayon pa sa tradisyon, ay kapitbahay ni Santa Maria doon sa Nazaret. At ayon pa sa tradisyon, siya ang nanay ni Dismas. Sino po si Dismas o Dimas? Siya yung ipinako sa kanang bahagi nung naipako ang ating Panginoong Hesus doon sa may Golgota. At si Dismas o si Dimas ay nagbalik loob at nagbago. Kaya tinatawag siya na mabuting magnanaka o makasalanan. Kaya siya ang nanay sa tinuturing na isa sa mga maging martir. Dahil tatlo ang ipinako noon, sa gitna ang ating Panginoong Hesus, sa kanyang kanan naroon si Dismas o Dimas, sa kanyang kaliwa ay naroon si Istas. At ito yung babae ngayon na nagsabi, "Mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kanyang sinapupunan." Tama naman, sapagkat wala nang ibang pinakadakila sa lahat ng mga kababaihan, liban kay Santa Maria na siyang nagluwal ng ating Panginoong Hesus, na siyang naging nanay ng ating tagapagligtas, Pong Hesus Nazareno, na siya ring nanay nating lahat, sapagkat sinasabi ng ating Panginoong Hesus, bago siya nalagutan ng hininga dito sa mundong ibabaw, "Anak, nariyan ang iyong ina." Hindi lang siya nanay nating lahat, nanay rin siya sa simbahan. Kaya kapag basahin natin yung mga dokumento sa Konsilyo Vaticano Ikalawa, mayroong napakahalaga na dokumento na tinatawag na Lumen Gentium,
lumen, liwanag, gentium ng bayan o mga bayan. At si Santa Maria, siya yung nanay ng liwanag ng mundo. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya sa Kapitulo 8 sa Lumen Gentium na siyang konstitusyon ng simbahan sa Konsilyo Vaticano II ay nasabi na si Santa Maria ay isang modelo sa simbahan. Si Santa Maria ay modelo ng panibagong sambayanan ng Diyos. Si Santa Maria ay siyang modelo sa lahat ng mga nananalig at nanampalataya. Kaya, tunay ngang mapalad ang mahal na Birhen Maria. Pero, paano ang kanyang pagiging mapalad? Dahil ba sa kanyang pagiging ina? Ang pinakamalaga na siya ay naging mapalad ay ang kanyang pagtalima sa kaluuban ng Diyos. Kaya sinasabi ng ating Panginoon, versikulo 28, kapitulo 11, Ebanghelyo ni San Lucas, at ito yung susi sa Ebanghelyo ni San Lucas, higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Ulitin ko yung pinaka-key, pinaka-susi. Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Paano ba si Santa Maria? Si Santa Maria, kapag tingnan po natin sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 1, Verso 38, sinasabi niya, mangyari nawa gaya ng iyong sinabi kay Anghel Gabriel. Na ibig sabihin, siya ay tumupad sa kaluuban ng Diyos. Nakikinig sa salita ng Diyos at hindi lang nakinig. Hinayaan niya ang salita na magkatawang tao sa kanyang puso kasi hindi pa siya nagdadalang tao. Iniluwal muna ni Santa Maria Birhen sa pag-ibig sa kanyang puso ang ating pong Jesus Nazareno. At noong naroon na ang salita nagkatawang tao na dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, iniluwal ng mahal na Birhen Maria ang salita na nagkatawang tao, ang ating poong Jesus Nazareno, na siyang tunay na pagpapahayag ng pagtupad ng mahal na Birhen Maria sa salita ng Diyos. Wala na sigurong pinakadakila pa na pagtupad sa kaluuban ng Diyos, liban sa ginagawa ng mahal na Birhen Maria. Kaya sa ating unang pagbasa, sa aklat ni Propeta Joel, Kapitulo 4, Verso 12 hanggang 21, na kung saan nanawagan si Propeta Joel na kailangang humanda ang lahat sa pagdating ng Panginoon at ningangailangan sila ng araw at mga araw at mga buwan ng paghahanda. Ang paghahanda nila ay ang tunay na pagtanggap sa Panginoon sa kanyang presensya. Kaya magkaroon sila ng una sa lahat espiritual na paghanda. At ito yung panawagan ni Propeta Joel. Panawagan din ng iba't ibang mga propeta. Maski si Propeta Isaias, Kapitulo 7, Verso 14, nagsabi na ng isang babae ay manganganak ng isang anak na lalaki at siya'y Emmanuel. Saya, Kapitulo 7, Verso 14, Emmanuel, papiling, El, Panginoong Diyos. At dahil dito, si Santa Maria ay tumupad sa kaluuban ng Diyos. Yun ang mas mahalaga sa physical na pagka makaroy, mapalad. Makaroy, isang koinoko na Griego na salita, maging mapalad. Maging mapalad ang mahal na Birhen Maria sapagkat sa kanyang pagsang-ayon sa kaluuban ng Diyos, tayo ay nagkaroon ng pag-asa. Tayo ay magkakaroon ng buhay na ganap at ikasya.
tayo ay maligtas sa pamagitan ng ating Panginoong Nazareno. Tayo ay maging bahagi ng sambayanang hinirang ng Diyos at tayo ay tunay na makadama ng dakilang pag-ibig ng Diyos. Kaya kakaiba ang pagtupad ng Mahal na Birhen Maria sa kalooban ng Diyos. At ito rin ang laging itanong sa atin, gaano ba tayo nagiging mapaladin? Napakinggan ba natin ang salita ng Diyos? Ninanaman ba natin ang salita ng Diyos? Pinagnilayan natin ng mabuti upang ito ay ating titingnan ano ang mensahe nito sa ating mga puso, ano ang tunay na kahulugan nito sa ating buhay, ano ang tunay na kahulugan nito sa ating mga pamilya at mga tahanan at buong bayan. At tingnan natin paano tayo nagiging bahagi ng mga nilikha na niligtas ng ating Panginoong Hesus Nazareno. Papagkatingnan po natin ang kontribusyon ng Mahal na Birhen Maria, wala pong kasing dakila, wala pong kasing matanyag, walang kasing laki na naiambag o naibigay upang ang buong mundo ay magsaya. Malapit na ang Pasko, mga ilang araw na, ilang buwan na rin ang darating, ating maalaala na ang tagalakan ng lahat ng tao sa kapanganakan ng tagapagligtas ay dahil mapalad si Santa Maria. Nakikinig siya sa salita ng Diyos at tinutupad niya ang kalooban ng Diyos. Paano ba tayo tumutupad ng kalooban ng Diyos? Una, titingnan muna natin ang ating mga buhay at kapaligiran. At ating pagnilay-nilayan, ano ang mga biyaya at mga kaloob na binigay ng Diyos sa atin? At ano ang ating maibigay na alay sa Panginoon? Sapagkat sobra-sobra ang binigay na kaloob ng Diyos sa atin. Hindi lang tayo nabubuhay, tayo'y binigyan ng Kanyang karunungan. Hindi lang karunungan, mga mitiin na Kristiyano na siyang magpapahalaga ng bawat kapwa. At kung ito'y nilabagman, mayroon ring mga sakramento na siyang magkaroon ng paraan upang tayo'y maghilom. At sa paghilom sa espiritual na mga sugat natin dahil sa hindi natin pagsunod sa kalooban ng Diyos, nariyan ang papel na ginagampanan ng Mahal na Birhen Maria. Siya ang nanganak ng tagapagligtas natin. Siya ang nagluwal ng ating tagatubos. Siya ang nanay ng Poong Hesus Nazareno. Siya ay nanay nating lahat. Dapat lang ipayag natin ang ating pagmamahal sa ating Panginoong Hesus Nazareno. Ipahayag rin natin sa Mahal na Birhen Maria na kanyang ina. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid na bigyang buhay ng panampalataya at katapangan ni Maria, dalhin natin ang ating mga pangangailangan sa Diyos sa atin pong itutugon. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Sa paggabay ni Maria, ang mga pinuno ng simbahan naway akayin ang bayan ng Diyos para sa higit na mapanapit kay Kristo sa pamamagitan ng kanilang pagpapahayag at halimbawa. Manalangin tayo. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Katulad ni Maria, naway tanggapin natin ang salita ng Diyos sa ating puso at tumugon dito ng may buong pabukasan ng kalooban. Manalangin tayo. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Sa pagsunod sa mga halimbawa ni Maria,
naway magawa ng mga ina ang kanilang tahanan na maging puok na puno ng pagmamahal at kabanalan. Manalangin tayo. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Sa tulong ni Maria, naway tignan ng Diyos na may habag ang mga may sakit. Manalangin tayo. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Ang mga yumao naway magsaya sa walang hanggang kaligayahan na kasama si Maria at ang mga banal. Manalangin tayo. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, pinili mo si Maria upang maging ina ng iyong anak. Tulungan mo kami sa pamagitan ng kanyang panalangin na mapahalagahan namin ang mga alaala ng kamatayan ng muling pagkabuhay ng anak. Niling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin, kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ang dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagligtas na way sumaamin sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming mahihag kahit ni ito'y walang anumang may daragdag sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami rin pinakahirapan sa pamagitan ng anak na minamahal. Kaya kaisa namang yan sisiawit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaisimitan ng Espiritu ng banal na makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo.
bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon inabot sa kanyang alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gaya naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Kaya kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin ang simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga patid naming nahimlay na may pag-asang sila muling maubuhay ganin ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at tatuloyin sa iyong kalimanagan. Kawan mo napatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sanusin. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng galing na utos, sa turo ni Jesus na pahayag natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayin mga aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin siyong kaluuban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon
ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat. Sa piging na ito,
Announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na magaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagalubong sa pagsasalo namin sa pagkait inaming banal. Kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Ekaristiya, kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pamansang Dambana ni Jesus Nazareno. Kami naugnay sa iba't ibang social media platform at nakusposting sa iba't ibang paranaway ang inyong panalangin ay dinggin ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa nating mga mahirap at nangangailangan. Salamat po sa iyong tulong, pagpalain ka na pahing Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng poong Jesus Nazareno. Prakpakan po natin ang lahat na narito, lalo ng mga naglilingkod para sa ating banal na misa. Palaala po sa atin, si Santa Maria ay tumatalima sa kaluuban ng Diyos. Tayo rin, sa mabuting halimbawa niya, ay dapat sumusunod sa kaluuban ng Diyos. Ngayon na ang pumasbas. Mangyari pa lamang itaas bagya, mga bagay-bagay na pumasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mahala pong Jesus Nazareno, inagbas na ng cross ang walang malo na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong hilingin ang kanan, nagsusumamo sa iyo, makamta naman nila yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahin na salat mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng binisyon nito na may malalang pangako na sa binyag, ni kawag na ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Yun pong wala pang leksyo divina sa pong Jesus Nazareno, available po ito sa my information guard, 130 pesos po ang bawat kopya. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Purihin natin ang ating pong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,